Revelations 3. So Revelations 3, verses 8 hanggang 11. Bago ko pong nabasahin, sige, basahin ko po muna. Sabi dito, I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength, that yet you have kept my word and have not denied my name. Sa verse 10 po, sabi dito, since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come on the whole world to test the inhabitants of the earth. So verse 11, I am coming soon. Hold on to what you have so that no one will take your crown. Yan. Yan po yung binasa natin, Revelations 3, verses 8, 10, and 11. Yan. Bago ko po i-ano sa inyo yung bakit ko naging quiet time itong word na to, itong verses na ito. Kasi po, last time na nag-exert ako ng offering, kinento ko sa mga kapatiran na hindi sa sinasadyang pagkakataon. Ako po ay, nung una, meron akong isang kainan na nagtataka ako kung bakit napakaraming tao rito at bakit pumipila ang mga tao. Naghihintay sila ng time nila para sila ay makapasok dun sa restaurant na iyon. Isa po siyang international eat-all-you-can buffet na pag sinabing international, lahat po ng pagkain na hindi natin nakasanayang kainin, yung mga Filipino food, hindi siya ganun. Andiyan yung mga Japanese, Korean, Chinese, mga Mediterranean. Yan. Pag sinabing Mediterranean, yun yung mga nasa Middle East na pagkain. Yan. Mga Western, yun yung mga nasa Europe at Amerika. Yun po yung mga pagkain na nandun. At sabi ko nga sa mga kapatid, kung ako lang ay papasok sa lugar na yon at magbabayad ng ganun kamahal, hindi ko yun gagawin. Dahil manginginayan ako. Pero nakakatuwa po ang Lord kasi naging curious ako, bakit ba itong isang kainan na ito ay ang mga tao, bakit hinihintay nila yung time nila na sila ay mapapasukin? At sila ay talagang naghihintay ng oras nila ng pagpasok. At bakit ang lugar na ito, ang kainan ito ay pinipilahan? Sabi ko, Lord, gusto kong masubukan anong meron doon. Ito po ay, nakita ko po ito, maraming mga mall, meron ito. Pero nakita ko ito sa isang mall dito sa North. At isang beses, may nag-imbita sa akin na kumain. At nakakatuwa ang Lord kasi sa lugar na yon, doon din sa mall na yon. Amen? At nakain ko, nakita ko, na-experience ko ang lugar na yon. Na sabi ko, ang galing naman Lord, kasi iniisip ko lang to na ano ba itong meron dito. At nakakatuwa ang Lord kasi tumugon siya at pinakita niya sa akin kung anong meron doon. Amen? Ganun po kasi ang Panginoon. Kapag alam ng Diyos na meron kang gustong malaman at gusto mong malaman na kung ito ba ay kalooban ng Panginoon sa iyong buhay, ipaparanas niya to. Ipapakita niya ito sa iyo. Amen? Yan. Yan ang sinabi ko, kunento ko sa kanila last time na nag-exert ako ng offering. Natutuwa ako sa Panginoon kasi hindi ako pumastos kahit 5. Amen? Sabi nga nila kahit 5 duling. Wala talaga akong binastos. At nakain ko kung ano yung gusto kong kainin. Na-experience ko yung isang experience sa kainang yon. Yun ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon kasi mabuti siya at dakila siya sa buhay natin.
pinapakita niya na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Amen? At naging panatag ako at komportable sa Panginoon. At minsan nga na meron akong pinapanood na isang palabas. Sabi ko, sasali ako dito. Siguro naman kalooban to ng Panginoon. Amen? At nag-audition ako sa lugar na yon. At nag-expect na ako ay isa sa mga mapipili para manalo ng 1 million. Amen? Pero dumaan ang ilang araw, hindi ako tinatawagan. Sabi ko, bakit kaya? Ano bang mali sa akin? Ano bang kulang sa akin? Ano bang pagkukula ko? Bakit hindi ako tinawagan? So nang nahiya ako, sa isang part ng mind ko, mayroong panghihinayang. Pero alam mo, kinomfort ako ng Lord sa word na to. Revelations 3, verse 8. Sinimulan niya sa verse 8. Sabi niya, di ba? I know your deeds. Alam ko ang mga gawa mo. Nakita mo, binuksan ko na ng bukas na bukas ang pintuan na walang makapagsasara. Amen? Alam niyo po, sa pagtatanong ko sa Panginoon, Lord, ba't hindi ako napili doon? Alam mo naman kung anong priority ko eh. At doon sa audition na yun, meron doong susulatan, anong gagawin mo sa 1 million? Amen? At alam niyo po ba ang nilagay ko doon? Ano ang gagawin ko sa 1 million? Ang sabi ko, ibibigay ko ito sa church namin kasi kailangan na ang lingkod ng Diyos na ang pastor ko ay makapunta na sa maraming lugar sa buong bansa, ay sa buong mundo. Kung meron pa mang matitira, siguro hihingi lang ako ng kaunti para sa sarili ko at sa mga anak ko. Pero priority ko and first and foremost na priority ko is to give it to the church and to the man of God. Pero tanong ako ng tanong sa Lord at isang araw, Saturday, yun na yung pinakalas na araw na pwede akong mangarap, na pwede kong sabihin ako yung tatawagan. Pero nung gabi yun, Saturday, last na araw, hindi ako makatulog. Sabi ko, Lord, bakit ba hindi ako? At ito nga yung binigay niya. Alam niyo, palumalag sa akin ng Panginoon, hindi sa kanila magmumula. Kasi binuksan ko na ang pintuan, ang sabi ng Diyos. Na pintuan na walang sino mang makapagsasara. Dahil alam ko ang nais mo, at alam ko ang mga ginagawa mo, bukas na bukas ang pintuan ito at walang sino mang makapagsasara. Amen? Ano sabi niya doon sa verse 11? Basahin mo po sa Tagalog. Darating ako sa... Patensya na po, lumago yung mata ko sa lupa. Darating ako sa lalong madaling panahon. Kaya ingatan mo kung ano ang nasa iyo upang hindi maagaw ni naman ang iyong gantimpala. So ibig sabihin pala, may gantimpala ka na. Diyos, para punuin ka pa ng gantimpala. Amen? At nag-bless ako sa lingkod ng Diyos kasi ilang araw pa rin yun na sumasali sa isipan ko. At ang nakakatuwa sa Panginoon, isinama niya ako sa lingkod ng Diyos sa isang gawain sa kamarin. At last Friday, natutuwa ako sa Lord kasi ang sabi po ng John 20:29, ang sino man, mabalad ang sino mang hindi niya nakita, ngunit naniwala. Amen? Paniwalaan natin na ang Diyos ay nagpapala. Kahit na hindi pa natin ito nakikita. Na sa paglagay natin ng ating mga ikabut handog sa ating mga sobre at pagbagsak nito sa ating mga offering bucket, walang doubt na ibabalik pa ng Lord. Paano ako bukas? Wala kami kakainin. Hindi po gano'n ang Panginoon. At hindi po gano'n ang mga taga-KOJF.
Amen? Alam ng Panginoon na kapag tayo ay nagbibigay at alam ng Diyos na ang puso natin ay nais natin na magbigay, handa ang Panginoon na ibalik ito sa atin. Bukas ang pinto na walang sino mang makapagsasara. Amen? At nakakatuwa po ang Panginoon kasi nung matatapos na yung gawain sa kamarin, may isang kapatid pa na dumating at nabuksan pa ang isang usapin. Amen? Nakapatungkol sa pangako ng Panginoon. At natutuwa ako sa lingkod ng Diyos kasi attentive siyang nakikinig sa mga tupa niya. At napakagaling na naibigay niya yung word na yun. Kasi nag-strike talaga siya sa akin. Ang sabi ng lingkod ng Diyos ganito, si Haring David o si Haring Solomon ay itinalaga na o sinabihan na siya ang kasunod na hari ni Haring David. Ngunit wala pa ito sa kaganapan. Ngunit dumating ang time na itong kapatid ni Haring Solomon na si Adonijah ay kinaangkin niya na siya ang hari. Amen? Marahil sa paglipas ng mga panahon ay nakalimutan ni Haring David na may itinalaga na siya. Amen? Ito nga ay si Haring Solomon na anak ni Bathsheba. At naitalaga itong si Adonijah. Ngunit may isang opisyal ng kaharian na nagsabi kay Bathsheba na hindi ba't ang anak mong si Haring Solomon ang nakatalaga ng magiging hari ng Israel? Bakit hindi mo ipaalala sa Haring David na ito ang kanyang sinabi at binitawan? Amen? Kaya naman itong si Bathsheba at si Haring Solomon ay lumapit sa Haring David at sinabi, hindi po ba Haring David ang aking anak na si Solomon ang iyong pinamahuan na magiging kasunod mong hari? Amen? At ganun na lamang ang ginawa ng Haring David. At iniikot, hindi ko na pwedeng sabihin na, ayaw ko na pahabain, dahil alam nyo yung kwento na yon, na siya ay sinakay sa sasakyan ng hari, na siya ay sinuotan ng damit na panghari, at iniikot siya sa buong kaharian na dinideklarang ito ang hari ng Israel, si Haring Solomon. Alam niyo po, kinukwento pa lang ito ng lingkod ng Diyos, nagigets ko na yung ibig niya sabihin. Na ang ibig sabihin ay, minsan may mga pangako na ikaw mismo sa sarili mo, nakalimutan mo nang ipinangako pala sa iyo ng Panginoon. Pero ang gusto ng Diyos, maalala natin ang mga pangako niya, ipaalala natin ito sa Kanya. Hindi siya nakakalimot, ngunit nais ng Panginoon na alam natin kung sino tayo sa harapan niya at kung ano ang mga pangako binitawan niya sa atin. Amen? Kasi po mabuti ang Diyos, tapat siya, at alam niya ang kanyang mga pangako sa ating mga buhay. Na kapag kinalala natin ito, sinabi natin, Panginoon, di ba sinabi mo, hindi kita iiwan, ipababayaan man. Di ba, Panginoon, alam mo at sigurado ka na may pangako siya sa iyo. At sinasabi nga ng Revelations 3:8, binuksan ko na ang pintuan na walang sino mang makapagsasara. Amen? Sabi mo sa sarili mo, binuksan na ng Diyos ang pintuan para sa akin. Wala nang makapagsasara nito. Ganyan po ang Panginoon sa ating mga buhay. Na kapag nakita ng Diyos ang ating mga gawa, ang ating mga naisin, desire na
tayo pagpapalain. Binuksan niya na ang pintuan. Amen? Na walang sino mang makapagsasara. Idagdag mo pa niya ang pangako ng Panginoon na kapag sinubukan mo siya, bubuksan niya pa ang mga durungawa ng langit at ibubuhos ang masaganang pagpapala. Amen? Hindi na ang pintuan, kundi maraming pintana ang binuksan ng Panginoon na walang sino man na makapagsasara pa. Dahil ikaw ay tapat, ikaw ay tumutugon sa lahat ng pangangailangan ng iglesia, sa lahat ng ministeryo ng iglesia ito sa lingkod ng Diyos. Nasa iyo ang lahat ng karapatan bilang anak ng Diyos na ipaalala sa Kanya ang Kanyang mga pangako sa iyo. Amen? Amen? Amen! Kaya ibigay natin ang lahat ng hinihingi ng Panginoon sa ating tithes, offerings, ang ating mga pledge sa church rental, ang ating offering para sa radyo, ang ating lucky for the man of God. Sige po, ilagay po natin ang lahat nang ito para sa ating Panginoon, para sa Iglesia ng Diyos, para sa mas marami pang kaluluwa na makakarinig ng salita ng Diyos, para sa pangangailangan ng ministeryo, at para sa pangangailangan pa ng mga lingkod ng Diyos. God. At bago ko po makalimutan yung ating po mga first fruits, ito po ay ibigay na po natin. Amen? Ito po. Panalangin po natin yung ating mga pinagkaloob. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa mga kapatid ko, Lord God, na nagbigay patuloy na tapat Panginoon sa kanilang pagbibigay, Lord. Hayaan mo po Panginoon na punuin mo po ang kanilang mga palad, punuin mo po ang kanilang mga bags, punuin mo po Panginoon ang kanilang mga bangko, Panginoon. Punuin mo po, O Diyos, ang lahat ng sisigda ng kanilang kayamanan, Panginoon. Sapagkat alam namin, O Diyos, na ang mga kapatid kong ito, Panginoon, ay patuloy na maglalaga, Panginoon, ng kanilang mga kayamanan para sa iyong paanan, Panginoon, para sa mas marami pang kaluluwa, Lord God, na makakarating, Panginoon, at makakarating sa kanila, Panginoon, ang iyong salita. Salamat po, Diyos, ng marami sa mga buhay na ito, Panginoon. Pagbalahin mo po sila ligid pa sa kanilang mga inaasahan. Maging ang kanilang mga pamilya, kanilang mga anak, Panginoon, sa kanilang mga pag-aaral. Ang kanilang mga negosyo, mga hanap buhay, Panginoon. Patuloy mo pong pagbalahin ang lahat ng ito, Panginoon. At muli lang ang nilang maibigay, Panginoon, ang nararapat, Panginoon, para sa iyo. Maging, Panginoon, ang mga salaping ito, Lord God, ay magamit lamang, mag-multiply ito, Lord, at magamit sa ikalalagala pa, Panginoon, ang iyong salita sa mas malawak pa na lugar, Panginoon, mas malawak pa o mas marami pang lugar, Panginoon, na marating nito, Lord God, at mas maraming kaluluwa pa, Panginoon, ang maligtas sa pamamagitan, Panginoon, ng mga paghayo at sa pamamagitan ng mga salaping ito, Lord. Salamat po, O Diyos, ng marami sa pangalan ng ating Panginoon Jesus, ng aming Panginoon Jesus. Amen.